Good morning po sa lahat. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin sa video na nilabas ko noong isang araw. Hindi ko ina-expect na madaming susuport sa akin. Alam niyo naman ang magiging kapalit once na lumabas tayo sa social media, 'di ba? Nandiyan na mga supporters, nandiyan din naman ang mga bashers. So ayun, ayan, kaliligo pa lang, sorry naman. Medyo na-overwhelm ako sa lahat ng mga nare-receive kong comments. And masaya ako sa kinalabasan ng video ko. Kasi majority of it kasi talagang, alam niyo yun, naramdaman niyo kung ano yung nararamdaman ko na for the longest time, nasa loob ko lang siya. Nasa loob ko lang yung hinanakit ko na of all people, diba? Bakit sa akin pa nangyari yun? Ano eh, sa buhay naman talaga ng tao, nandiyan yung mga pagsubok. Sa pagsubok na yun, dun tayo lalo mas titibay. So, mas naiintindihan ko ang pakiramdam ng binabash at yung dinudurog ka na, pero still kung alam mong nasa tama ka, lalaban at lalaban ka. May nag-comment kasi na hindi ko daw kasi nararamdaman ang mawalan ng kamag-anak at mahal sa buhay. Kaya nagsasalita ako ng ganito. Para sa'yo, I'm sorry for your loss, okay? First thing, okay? Pero, hindi mo rin naman naramdaman na nawalan ka ng pagkatao, okay? Nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo dahil feeling mo ang dumi-dumi mo, feeling mo wala nang kahihinat na ng buhay mo. Pero what I did, since nung nangyari sa akin yun, ipinagpa sa Diyos ko siya, pero sabi ko, never in my entire life na magtitiwala pa ako. Yun yung trauma na sinasabi na hindi ka na makapagbigay ng trust sa kahit na sino man. May mangyari sa family ko, hindi ko matanggap, lalo-lalo na sa anak ko kasi may anak din akong babae, kaya ganoon na lang ang pagpoprotect ako sa kanya. Ngayon, sa inyong mga nawalan, okay, masakit yan, syempre, kasi feeling nyo nagrablyado kayo. Pero hindi ba naisip ng mga kamag-anak nyong namatay because of drugs, na ang dami din nilang sinirang buhay. Diba? Sana naisip nila yung consequences ng kahihinatnan ng kanilang ginawa. Okay? Totoo, may nadamay na mga walang maling na tao, mga maayos na tao, yung mga walang kasalanan. Why? Yun kasi ang consequence ng ginawa nilang kapalpakan. In everything kasi na gagawin mo sa buhay mo, always remember ano ba ang maitutulong niyan na kabutihan sa buhay mo at ano ba ang magiging resulta na masama sa buhay mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. So, dun nga sa sinasabi ni ex-president Rodrigo Roa Duterte, kinukuha niya na nga lahat ng responsibility sa akin to kasi siya ang nagbigay ng order na to because I am the president. Diba? Iyon ang salita niya eh. Pero, guilt is personal. Okay? Doon sa mga police na nakainkwentro ng mga nanlaban na drug pusher or user, okay, naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pag ba yan, nanlaban, sasabihin mo ba sa kanya, teka lang, may due process tayo, sumuko ka muna. No. Kasi ang tao na magwi-withdraw ng gun is readying pumatay ng tao. So, bakit maghihintay pa ang mga police na patayin sila, diba? So, unahan lang yan. Ngayon, sa pamilya ng nawalan, okay, naintindihan ko kayo, galit kayo sa akin niya kasi nabas ako, diba? Ito sa inyo. LL. Kasi bakit? Lahat kayo na nahinabang sa mga namatay na yon, lahat kayo ang nagtatahip sa kanila. Meron bang addict na pudpud na nga daw ang gilagid, sabi ni Senator Bato de la Rosa? Ang umamin na addict po ako. Diba? Sabi nga, bakit yung tsuhin ang lumilitaw sa Senate hearing? Ba't hindi yung mismong tatay? Hindi makapagpakita because physical appearance pa lang, kitang-kita na na addict siya, user siya. Kasi makikita mo naman sa tao kung ano eh, kung user yan o addict yan.
Katulad ko, bagong ligo, yan. Maayos, mababa adik. Iba ko adik. Taba-taba ko nga eh. Di ako adik, okay? May comment kasi doon, sabi, adik daw ako, isa din daw ako sa user, malakas daw bigay yan dito sa Bataan. Okay, doon sa nagsabi na hindi po ako adik, okay? Tawag dito, biktima po ako ng adik. At naging justice na lang doon sa naging case ko because syempre I was 12 years old that time, bata ako, nanay ko walang kakayahan kasi mahirap lang kami, and then hindi namin alam paano kami magsisimula, so ang nangyari na lang is di na lang naghibuan, di na lang usap-usap ganun. Pero hanggang ngayon nakatatak yun, sabi nga 20 years daw pwede pong mag-file ng case, wala na, lipas na, 40 na po ako, diba? Ngayon para sa akin po, itong mga video na nilalabas ko ngayon is affected kasi ako sa ginawa pamamahiya kay former president at lalong-lalo na kay BB Sara. Ayan, alam yan ng ng staff ni BB Sara. That was, I think, August. I messaged them. Yung simpatya ko, sabi ko nga, willing ako na financial support kahit magkano lang, di ba? Kasi yun yung kasagsaga ng paghihirin nila sa fund for the government ng ng OVP. Or rather, Department of the OVP. So, antuwa lang ako doon kasi ang reply ng ng staff ni BP Sara is mas maganda daw na personal kung itulong to sa mga taong kakilala ko na alam kong mahirap. Diba? Kukurakot yan. Kukunin nila yung pera. Agad-agad sabihin, ito Gcash ko. Diba? Pero sila, ang sinabi nga nila is if I'm really willing to help others through BP Sara is ako mismo ang tutulong sa mga tao na nangangailangan. Yun yun. Anyway, din naman sa mga supporters ko. Doon tayo sa supporters ko para masaya-saya naman tayo. Natutuwa ako kasi talagang minahal niyo ako as kung ano ko. Sa totoo lang, may doubt ako before. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Pero sabi ko nga, mas nakakahiya kung hindi ka lalabas para lang ipagtanggol mo yung tama, which is yun nga si former president tsaka si BP Sara. Sabi ko, nasa loob ko lang siya yung trauma. Hindi ko siya mailabas kasi nahiya ako. Baka i-judge ako ng tao. Or baka ako pa ang sisihin, diba? Kasi madalas ganun eh, pagka namumulas siya, sasabihin, binigyan ng motibo, ganun. So, in fairness naman sa family ko, hindi naman nila pinaramdam sa akin yun, but instead talagang ginabayan nila ako, inalagaan nila ako, lalong-lalo na yung mother ko tsaka yung family ng buong family ko, sinuport naman nila ako hanggang sa makatapos ako makapag-aral. And ayun nga, syempre ang fear ko doon unang-una, may tao pa bang tatanggap sa akin or guy pa ba natatanggap sa akin, di ba? Pero I realize it doesn't matter. Wala siyang hindi siya kasalanan. It doesn't matter dun sa tao, magmamahal talaga sa iyo. Ganun 'yan. So maraming salamat sa mga tao nagmamahal po sa akin at dun po sa sa personal experience ko. I've been working with the government since I was 18 years old para lang sa kaalaman ng lahat, okay? Hindi po ako basta sumipsip lang at sabi ng mga basher, sumipsip daw ako, pokpok daw ako, ganyan. Hindi po. I'm really willing to open my life ngayon sa taong bayan para at least may isang tao na mag-stand para sa pamilyang Duterte. Yeah. Na nakapasok ako before, I have my stories sa immigration, I have my stories sa mga police, I have my stories with politicians, ganyan. Kasi nagtrabaho po ako at the age of 18. Hindi po ako mayaman, kaya nagpuporsige po ako magtrabaho. And finally po, ngayon po, lalo niyong pinalakas ang loob ko. Gusto ko pong i-share yung videos ko sa mga hindi pa nakakaabot na victim din ng mga drug addicts. Yun po yun. Doon po sa mga subscriber or mga nag-comment po na harinawa, inshallah na, ako lumitaw daw sa
sa hearing sa Quadcom, pinag-isipan ko yan overnight. Okay. Hanggang sa lumitaw nga yung kay Congressman Drixie na natanggal na siya. I don't know if it's real or not. Balita lang naman sa YouTube. Sa tingin nyo ba ako may papansin sa akin para lumitaw sa hearing at tumayo mag-testify? Hindi natin alam. Kasi halos lahat ng nasa harap kalaban, di ba? Pero ako bilang isang normal na mamamayan, ang puso ko talaga inaalay ko sa pamilyang Duterte because they gave us peace of mind sa amin ng mga ng pamilya ko. At yun yung peace of mind kasi ang hindi mabibili ng pera. And anyway, yung sa inyo naman, about naman din sa inyo, sa family ko, i-share ko sa inyo kung ano yung naging buhay nila ngayon at paano na pagbago, okay? Doon naman sa, magsimula tayo sa uncle ko. Yung uncle ko na namulat siya sa akin, hindi ko na kinakausap. Hindi na talaga. Sabi ko nga naging kapatid na lang siya ng nanay ko, pero bukod doon, wala. Respeto. Wala siguro akong respeto. Dahil yung respeto na supposedly innate yun ibinibigay yun na unconditionally, siya mismo nagtanggal nun sa akin. Sa father ko naman, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Rab, talaga yun ang pinagpapasalamat ko na nagbago po yung father ko. And awa po ng Diyos talaga ngayon, nasa Amerika na po siya at maayos po siyang tatrabaho sa isang kumpanya sa Las Vegas. Doon naman sa mga tito ko, may edad na rin po sila at every week dinadala ko po sila. Hindi na nga lang sila ganun kalakas para makapaghanap pa ng trabaho, pero at least they are trying their best para kumita ng pera sa maayos at malinis na pamamaraan. Yun po yun. At sa mga pulis, okay. Sa pulis, hindi po ako sumipsip lang o biglang lumitaw doon, okay? Siyempre, nag-aral po ako, nag-college din naman ako. May mga classmate ako na nag-pulis, ganyan. Tapos, nung nasa government ako, may mga nakilala rin naman akong pulis. Nakapag-establish ako ng rapport, kung tawagin. At hindi naman lahat ng tao, siyempre, gugustuhin ako eh. Everybody is a unique people, di ba? And you can't please anyone, di ba? So, para po sa akin, ipinagpapasalamat ko po yung mga tao na katulong po sa buhay namin. At hindi po ako makakalimot sa inyo. Kay Allah na Subhanahu wa Ta'ala, na siya ang nagbigay sa akin ng ng way para magbalik Islam. Yan. And sa asawa ko din na talagang todo support, kahit hindi niya naiintindihan ang sitwasyon dito sa Pilipinas because he is a foreigner. And anyway, more power pa. At tingnan natin kung ano pa mga susunod na po pwede kong i-share sa inyo. At ano pa ang mga dapat nating ipaglaban para kay former President Rodrigo Duterte. And congratulations nga po pala kay Vice President Sara Duterte na naaprubahan ang kanyang budget for 2025. Talagang iilan lang ang mga taong nasa tuwid na daan. Iilan lang po yan. At kaya po ako nagpapasalamat ng personal dahil for sure kung ano man po ang makuha nila, tayo naman din po ay maaambunan yan. Unang-una na pag oras na lang sakuna, ganyan, ng mga pangailangan, ready lagi ang opisina ng mga maayos na gobyerno. And yun, I would like to comment nga yung government dito sa Bataan na pinangunahan ng ating governor na si Joy Garcia, yan, si Congressman Albert Garcia, at saka si Mayor Francis, yan. Sila personal ko silang nakilala talaga na todo suporta. Okay? And masasabi ko lang talaga na wala naman akong balak na mamulitika, pero ito, namumulitika na ako. And Diyos ko Lord sa mga bashers ko po. Ayun, thank you din sa mga pagko-comment. Tuwang-tuwa ako sa mga comment ninyo. Masasabi ko lang sa inyo is LL.
At sa aking mga new subscribers, andito po ako hanggang sa uli. Toto, suporta pa rin po tayo sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa ating former president na si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong content. Bagong paligo pa lang ako. Nakita ko lang yung dagsaan ng mga comments. Ayan. Kaya napa-video tuloy ako bigla. Maraming salamat.